guys, welcome to my channel. For today's video patungkol sa Painalo. At nandun si Ian Rances bilang host at kanilang pinag-uusapan about sa problema natin at sa mga ibang tao. At nagbigay sila ng mga opinion about sa problema at marami ding nag-comment sa mga host ng Painalo about sa mga problema natin at sa mga ibang tao. At tama nga naman, ang mga problema ay dapat sinishare sa ating mga pamilya para mabawasan ang ating mga hinanakit na sa damdamin natin. At ang problema ay huwag ibuhos sa social media. Kasi nga guys, pag pinost mo sa social media ay maraming makakaalam ang tunay mong problema at maraming makikialam. Marami ding mangbabas kung hindi maganda yung pinost mo doon sa social media. Kaya dapat huwag mong ilabas ang problema mo sa social media dahil nga guys, maraming tao ang makakabasa nito. Dapat yung pinagkakatiwalaan mong kaibigan, kapamilya, at mga iba na pinagkakatiwalaan mo, dapat mong sabihin sa kanya para bigyan ka ng advice para masolusyonan ang iyong problema. Mas maganda yun guys na yung problem mo ay dapat mong sabihin sa iyong pamilya para silang makakalam at makakatulong sa iyo para lang naman mabawasan ang iyong hinanakit. At eto guys, ipapanood ko sa inyo mamaya yung opinion ng mga host sa Painalo kung paano nila sabihin at masolusyonan ang problema ng isang tao. At gayon na nga guys, ito na yung video, panoorin nyo na. Ito ano yung araw mo? Doon mo malaramdaman na sobra na ata. Parang kailangan ko nang magnilay-nilay bilang Lenten season. Tagbawasan yung mga problema kayo, yung mga tao around you na toxic. So, doon tayo. Kapag kasira na... Ayoko na! Nagsasacrifice mo na yung health mo. Pag kunwari, alam mo sa sarili mo nagkakasakit ka na, iba na yung mood swing mo, or kaya naapektuhan yung work mo, yung family mo, hindi na healthy yun. Pero may mga taong natatrap sa sadness and yun yung masama. Kasi hindi na nila alam kung paano ulit maging maligaya. Kaya ikaw pa rin dapat bumangon ka, maging masaya. Ang ganda. Bakit? Nang tulong sa iba. Pagkaka kasi siyempre, malalaman mo yan, pagkakaya pa naman, sinasarili mo pa yan eh. Pero pagka nagsisik ka na ng tulong ng iba o kahit na hindi mo kakilala, minsan ganyan, or ini-status mo sa Facebook yung problema nyo, huwag nyo i-judge yung mga tao na nag-status sa problema nila. Ibig sabihin, wala silang masabihan. Wala rin silang ano, kumbaga parang wala silang outlet. So, kung may mga ganyan, nakikita natin sila na may problema sila, handa tayong tumulong. At siyempre, magbawas ng load. At ayun na guys, yung mga iba't ibang opinion nila sa host ng Painalo about sa problema. At narinig nyo naman guys kung paano solusyonan ang ating mga problema. Napanood nyo naman sa video na nandito sa aking vlog na matungkol sa sinabi nila sa problema. At lalong-lalo na guys, yung mga may problema sa mental health, dapat hindi nyo sasarilihin dahil nga mas lumala ang iyong mental health pag hindi mo sinare sa iyong kapamilya. Kaya mas mabuti guys na sinishare mo sa iyong pamilya o mapagkakatiwala ang kaibigan ng iyong mental health para mabawasan ang iyong pagkabahala sa iyong problema. Kaya dapat guys, ang ating mga problema ay dapat hindi sinasarili. Dapat may karamay tayo para mabawasan ang ating problema at para hindi tayo ma-stress at ma-depress sa ating buhay. Kasi pag sinasarili mo ang iyong problema, mas lalong lumalala.
dahil nga wala kang katulungan at walang mag-a-advise sa'yo about sa iyong problema. Kaya dapat guys ay matuto tayong mag-share ng ating problema kasi nga pag sinare natin ang ating problema ay mababawasan yung bigat at magiging masaya sa buhay kapag sinare natin ang ating problema at lalo na pag may mga advice sa ating mga pamilya para masolusyonan ang ating mga problema. At ayun na nga guys, kung ano man yung reaction nyo sa video ito ay mag-comment lang kayo sa baba. And don't forget to like, share, subscribe to my channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. God bless guys!